pinag-aral kita mabuti para paglaki mo magtayo ka ng magandang negosyo para ikaw ay magbigay ng trabaho. Pero may mga ibang kakilala, anak, pinag-aral kita mabuti para maghanap ka ng magandang trabaho. So, pareho lang naman kami nag-aral sa parehong eskwelahan, pero isang graduate, naghanap ng trabaho, isang nagtayo ng negosyo. So, paano po yung pagkakaiba nun? Sino po mas may pagkakataon na mas kumita ng mas malaki? Yun. Oo, kasi dito, sa hindi naman masama sa trabaho, maganda yung trabaho, kaso ang concern na pinapalitan mo yung oras mo sa ano, sa sweldo. Dito sa negosyo, pinapalitan mo yung angking talino mo at galing mo. Hindi sa trabaho, hindi sa oras. Kung sa isang oras bumenta ka ng marami, eh kaya mo talunin itong kumikita ng ano, isang buwan, 'di ba, na sweldo. Pwede siyang kumita ng 15,000 in one month, pwede kang kumita isang benta 15,000 in one day. Pero mas malaki ang lugi dyan pag hindi nag-work yung negosyo mo. Eh dito sa nagtatrabaho, consistent lang yung sweldo. Pero ito nga eh, pwede ka naman kumpisa. Katulad ko, na nagbenta ako, ang puhunan ko laway. Diba? Start small lang. Start small. Real estate, wala ka naman puhunan. Insurance, nagbenta ka, wala kang puhunan. Diba? Ngayon, affiliate marketing, nagbenta ka, wala kang puhunan. Diba? So ang puhunan mo talaga, sipag, tiyaga, karunungan, at diskarte.